Nakita sa mga litratong ito ang UP at butas sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay. Kasunod yan ang pagbangga rito ng China Coast Guard vessel madaling araw ng August 19 sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, binangga rin ng CCG ang BRP Cape Ehanyo na nagtamu rin ng minor structural damage. Kaya ang National Maritime Council pinag-aaralan ng susunod na hakbang ng pamahalaan. Our Department of Foreign Affairs would probably file a diplomatic protest or not verbal. And this is being seriously studied by the Department of Foreign Affairs. Plano rin daw ng Pilipinas na iakyat sa United Nations ang kaso. So that actually signifies the intent of the government to consider perhaps a filing of a case. The Solicitor General is tasked to do these things. And I would suppose that this inclusion to the council would mean that that is one of the options. Ayon pa kay PCG spokesperson Commodore Jay Tariela, ito ang kauna-unahang insidente ng pag-atake ng China na naitala malapit sa Escoda o Sabina Shoal. Sa gitna nito, nanindigan naman ng NMC na nananatili ang posisyon ng bansa sa mapayapang pagresolba ng usapin ng agawan sa teritoryo. Posible raw kasing magdulot pa ng tensyon at komplikasyon kung higit dito ang gagawin. Maybe if you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. And we are compliant, no, to the code of conduct that we have signed in 2002. Tinabla naman ni NMC spokesperson Alexander Lopez ang paratang ng China na Pilipinas ang bumangga sa kanilang barko. Sabi ni Lopez, may hawak na ebidensya at video ang PCG kaugnay ng banggaan. Nanindigan ng pamahalaan na factual at detalyado ang inilalabas nilang impormasyon kaugnay ng pangyayari. Ang publiko na daw ang bahalang humusga sa totoong nangyari. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.